Dr. Vito, magbigay naman kayo ng tips kung paano po natin maiiwasan ang pagkakaroon ng overdose sa ating gamot. Number one tip is always ask your doctor kung ano po ba yung gamot na para sa inyo. Bakit? Kasi po kami mga doktor mismo ang nagbibigay po ng tamang gamot, ng tamang dosage at tamang instruction pagdating sa aming mga reseta. Pangalawang tip, iwasan po nating i-share ang mga na-prescribe na gamot sa atin to anyone dahil po napansin nyo po na parehas ang sintomas, napansin nyo po na parehas kayo na nararamdaman. Kaya naisip nyo po, nagmabuti po tayo, share po ito sa kanila, hindi po maganda yan. Maaari po kasi na magkaiba ang inyong medical condition at indication for that particular patient. Number three, hindi nyo po dapat gamitin po ang isang gamot na hindi naman po sa inyo ni reseta. Kasi po kapatid, dahil nga po sa pagtitipid, nagse-self-medicate po tayo. At kalimitan po, hindi natin maiwasan na mataas pala na dosage ang gamot na ating nabibili. Okay? Yung pang-apat po na tip sa inyo kapatid, is kapag kayo po ay niresetahan ng doktor ng isang gamot for a particular dose at napapansin nyo po tumatagal po ang inyong kondisyon, parang walang nangyayari, iiwasan po natin ang pag-inom or paggamit ng gamot ng mas mataas sa dosage na binigay ng ating doktor. Bakit? Hindi naman kasi yun ang nireseta. At pangalawa, hindi naman tayo doktor para magbago po nito. Panglima po kapatid, iiwasan natin maghalo-halo po ng gamot. For example, yung mga gamot sa pangkirot at mga gamot sa mga pangdepresyon. Bakit? Napakadelikado po ng drug interaction. Lalong-lalo na nasa secluded area kayo na walang mga hospital at clinic na pwedeng gumamot sa inyo kapag nagkaroon ng problema. At pang-anim po kapatid is kapag po tayo, iiwasan po natin maglagay po ng mga unused na gamot or mga expired na gamot sa ating pong mga lalagyan na maaari pong mainom natin at hindi natin na-check na ito po pala expired na. Pwede po tayo magkaroon ng problema po dyan. O maaari din po itong magamit ng ating mga ibang kamahal sa buhay na nakatira sa ating tahanan po na hindi nila alam dahil akala po nila ay hindi pa po ito expired. So sa mga katanong sa atin, kung ano po bang mga ibang tips kung paano po ma-overcome ang mga overdose, huwag po tayo mag-self-medicate at gagamit po ng mas mataas na dosage sa nireseta ng ating doktor nang sa ganon, maiwasan po natin ang mga problema. Kung ikaw may katanungan, comment below at susubukan po natin sagutin. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño manggagamot.